nawala si ano? Oo, nawala. Hindi kayo sabi nila pa siya. Before we start this event, gusto nila talaga na this afternoon is really for Miss Meryll. Ay, Meryll. Lobat ang mic, ah. Sure. Ano yung mga naka-consistory sa 2023? Ano yung mga, sabi mo kayo na kapag-direct na? Okay. Pero siyempre, maganda rin talaga yung nakapag-promo ang arte. Okay. Pero ano ba yung mga nakaplano sa'yo pagdating sa acting? So, ngayon po sa Iron Heart, and after, kasi po ito po yung first po teleserye after po ang anak. So, excited ako, and of course, willing ako mong teleserye pa. I made one short film for international release and then with the follow-up of a full-length with that. So, yun po, may dalawang pelikula na naka-schedule and then yung pelikula po minadirect. Tapos nakapapansin din namin yung isa sa pinagkaabalahan ng social media, yung YouTube channel mo. Yes. Oo. So, parang yun ang kinakarir mo rin talaga, di ba? At may ano, under hawak yun ba ng ground yun? Or sa'yo lang talaga yun? Pagdating din sa ano? Actually, nagpahinga po ako ngayon kasi medyo nakakapagod pa na siya. Iba yung sabi na kasi parang I did 1 year and 4 or 5 months without miss ng Sunday. So, masaya po ako dun sa aking content, which is motherhood, parenting, and family. And I really enjoy doing it. Kaya lang, sa edad ni Gido, na talagang wala akong masingit na oras to do it, yun ay nakakapagod. But I have a YouTube team po. Of course, sila mama will be there to guide me. But I have an editor and all that. May sarili kang team na. Opo. At yun ang isa sa natutunan mo being a mom, di ba, being a mother, na mahirap talaga pagsamahin. At kung gusto mag-focus bilang mother, mahirap din talaga isama ang trabaho. Totoo po yan. So ano yung prioritize mo ng time na being a mom, being a mother? Lahat. Kasi siyempre po kay Eli noon, si Eli kasi 15 years old na. Siyempre nung kay Eli noon, wala namang lock-in, wala. So I can go to work, mag-pump during the day, tapos umuwi nung meron siyang meal. And kaya ako po actually hiningi kay Joyem na kung pwede mag-breastfeed ako. And talagang huwag mo na mag-work. Kasi nga, yung dati 3 weeks yung lock-in, so hindi talaga kaya. So yun, kaya ako po nagawa rin yung Dear Mama Meme yung sa YouTube. Kasi syempre, sanay ko ako mag-work, sanay akong maging creative. So at least kahit pa paano nagkaroon ako ng outlet. But talagang ibang klase yung na-experience kong motherhood this time. Syempre, also with the pandemic, walang nakakadalaw kong mga lolo at lola. So talagang intense yung naging experience namin ni Joel. Which is, yung we're very grateful kasi talagang hands-on kami. And kay Eli noon, nandun ang mama ko, you know, nandun yung buong bahay, and it was very relaxed at that time. So ngayon talagang grabe pala. Grabe ng hirap. Pero medyo okay na ngayon, so pwede ka naman. Yes, I think dinadigate namin yung ilang years na yon. And now, it's time also na maging secure din siya na wala ako. Kasi, syempre pag nag-work na, medyo busy na. Pero dahil relaxed na rin po, pwede na namin siya isama sa Cebu. So okay din, kasi hanggang ngayon po, breastfeeding ako. Ah, hanggang ngayon? Ilang year, ilang taon na siya? Mag 2 years old na po si December, number 17. At ang plano po talaga ay hanggang doon na lang. But we'll see. So tuloy-tuloy ka ng breastfeeding. Bongga ang gatas mo, di ba? Milk magic. Nabanggit mo yung gusto ko yung ano, sinabi mo kayo na nasa mundo ka ng pagpapadede. Up to now pala, nandun ka pa rin sa mundo ng pagpapadede. So, si Eli ba, ilang years mong binrestfeed? Si Eli po, bali 9 months ko siyang binrestfeed. Pero yung nakapag-pump po ako for until 1 year. So, breast milk po yung ininom niya for 1 year. Si Gido ngayon, 2 years mo nang binrestfeed? Magto 2 years old na po siya, sa 17. Okay, so hanggang kailan mo siya balak i-breastfeed? Hanggang doon na lang po. Stop na sa 2 years. Ang tagal ha. Mas matagal siya ha. Ba't ganun? Kasi po siguro dahil na-enjoy ko talaga yung feeling. Diba syempre nung pandemic po, wala namang pwede. Nang pagpapanede. Opo, tsaka dati ko pa naman siyang gusto kong gawin. Dati kay Eli, kaya lang syempre working na ako. And then mas madali mag-win. And syempre ngayon po na makabalik ko lang sa work. Baka ngayon pa lang talaga ako makapag-win.
completely. Tapos sobrang love na love ni Tita Mary mo yan si ano, di ba? Si Gido. Yung parang hinigilang, tapos minsan parang ayaw lang isolate, di ba? Sobrang mahal na mahal nila. Kaya kailangan talagang dumadalo kami sa lahat ng mga bahay para hindi nila nami-miss yung paglang ni Gido. Si Daddy mo din ba? Minsan hinigilang? Oo, naku. Pinipilit na nga niyang ano, bumilis yung paglaki kasi gusto niya na talaga yung makasama yung kalaro. Eh, ngayon mas medyo mahirap pa eh. Pero, masaya ako kung paano si Papa ngayon kay Gido. Kasi syempre, iba lang tayo ng mahina. But now, you feel na parang he's... Basta yung enjoy niya, no? Oo. Saka lolong lolo na. Oo.